At bago natin tatalakayin ang ating bagong paksa ngayon, inilahan ko lahat na tumayo. Bago natin tatalakayin ang ating paksa, abad, pakitalakusin mo yung lumiban sa klase natin. Patupad akong rules and regulations sa ating klase. Kung ikaw ay sasagot, pakitaas ang kanang kamay. Pangalawa, huwag malikos sa iyong inuupuan. Upang mas aktibo tayo, mag-ehersisyo muna. Ngayon, magbalik-tanong naman tayo kung balik-tanong tayo sa ating nakaraang paksa. Sa nakaraang paksa, ano ang paksa natin tinatalakay? Okay, very good. Ang tinatalakay natin sa nakaraan ay pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? So, ang pandiwa ay nasasahad na salitang kilos. So, mga halimbawa ng pandiwa ay sumasayaw, mawit, kumain. Talakay na natin ang panguri. Sa inyong pananaw, ano kaya ang panguri? Okay. Ang panguri ay salitang nagsasaad ng katangian. Katangian, uuri ng tao, hayop, lunan at iba pa. Na tinutukoy ng pangalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pangungusap. Ito rin ay nagsasadang description. At kadalasan itong tinatawag na ako kadalasan ginagamit upang mas lalo natin maintindihan. Ang halimbawa ng panguri ay maganda, bilog, araw-araw, mapagmahal, seryoso, at marami pang iba. At ngayon, dadako na tayo sa kailanan ng panguri. Ang kailanan ng panguri ay ito ay isahan. Ang isahan ay ginagamit kung iisa lamang. Ang inilang larawan. Maari rin gumamit ng panlating isahan tulad ng ma, ka, pang at iba pa. Meron tayong halimbawa. Halimbawa natin sa isahan, kalahi ko siya. Mabigat ang karitong kanyang dala-dala. Masipag magtinda ng calamari si Rene. Upang mas lalo nating maintindihan, meron pa tayong ibang halimbawa. Ang gamot na ininom ni Maricel ay mabisa. Mahapdi pa rin ang sugat ni Henry sa tuhod. Mahaba ang buhok ni Sarah. So, naintindihan nyo ba kung ano ang isahan? Ngayon naman, tutako na tayo sa dapang dalawahan. Ang
ang dinawahan ay ginagamit kung ang inilarawan ng gamit ng dalawa. Ito ay ginagamit kung dalawa ang inilarawan. May mga panlaping maaari natin gamitin. Ito ay magkasing. Ang halimbawa natin, magkalahi kami. Kapwa magaling sa pagtula si Andres at Lilia. Magkasing tangkad si Juan at Pedro. Iba pang kapwa malikhain ng kambal na si Lorraine at Luis. Ang nanay at tatay ay umalis. Ang magkaibigan ay pumunta sa silid aralan. So, naintindihan niyo ba kung ano ang dalawahan? Ngayon naman, dadako na tayo sa ikatlo. Ito ang maramihan. Pakibasa Risa kung ano ang kahulugan ng maramihan. Ito ay ginagamit kung higit sa dalawa ang inilarawan. Mga panlaping magka at magkasing. Sa pangramihan naman, ang ginagamit natin upang natutukoy natin kung ito ba ay maramihan ay magka at magkasing. Panlaping magka at magkasing. So, ang ating mga halimbawa ay magkalahi tayong lahat. Matatamis na mga prutas. Maraming tao ang nagtipon-tipon sa court kahapon. Meron pa tayong ibang halimbawa. Lahat ng mag-aral ay pinauwi ng maaga. Magagandang binibini ang aking nakikita sa gabi. Magagalang ng mga mag-aral ay sumalubong sa akin sa MNHS. So, naintindihan nyo ba kung ano ang karamihan? Maramihan. Okay. Kung ito ay naintindihan nyo na, ngayon magkakaroon tayo ng pagtataya. Itong pagtataya, ang pagtataya natin ay susunitin ninyo bukas. Meron ba kayong mga tanong? Kung wala na, dadako na tayo sa inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin, ito ay paalala lang. Ito ay ilalahad sa harap ng iyong mga kaklase. Bumuo ng tig-tatlong pangungusap sa bawat kailanan ng panguri. Ito nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito. At sana meron kayong natutunan sa paksang ating tinatalakay. At huwag kalimutan ang iyong takdang aralin at pagsanayin ito ng mabuti. Maraming salamat at mag-ingat kayo sa pag-uwi niyo. Paalam na mga bata! I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was overwhelmed, until you kissed my lips, and you saved me. My hands feel strong, but my knees.